Hey guys, good morning. Ito na naman si Mick ng Motor Ventures for another video. Welcome to my vlog, guys. By the way, before ako mag-start ng aking vlog, short vlog, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe, sa lahat ng nag-comment, sa lahat ng nag-like sa video, sa mga videos ko. And salamat talaga, guys, sa suporta nyo. Kahit maliit na bagay lang yan, kahit views lang yan, malaking bagay na sa akin yan. Especially sa mga nagsasubscribe tapos nagsasabi na tumulong daw yung video ko sa kanila para mag-decide sila. Thank you po talaga, guys. Nakakataba ng puso yung mga sinasabi nyo. On to sa review tayo, guys. Itong video na to, this is just a short video kung bakit kailangan mo ng commuter bike ngayon 2021. Siyempre, lahat naman siguro ng motorcycle owners na merong mga higher displacement bikes like 200cc pataas, 150cc pataas, pangarap nila magkaroon ng commuter bike for everyday use kasi ayaw nila magbugbog yung mga main bikes nila. Ganun din ako, guys. I've been doing it for 14 years already. Marami na rin akong nadaanan na motorsiklo, pero itong Wave 100 ko never nawala to sa akin, guys, kasi ito yung pang daily grind ko, guys. Yan. Yan yung pang daily grind ko. Tapos sa itong Easy Ride 150N, ito yung pang rides ko, pang long ride. So, ayoko magbugbog siya. Although running 3 months na siya sa akin, running 3 months. Ayoko magbugbog siya. So, ito yung everyday daily driver ko, the Wave 100. Guys, hindi sa iniinganyo ko kayong gumastos, pero it's a good investment, guys. Kung kukuha kayo ng mga pang daily commuter bikes nyo, yung mga lower cc's lang, 100cc, 110cc, ganun, the lower the displacement, the better. Pero syempre, titignan nyo syempre yung makina. Itong Wave 100 kasi, ano to siya, proven and tested all those years na ginagamit ko siya. Minsan lang talaga tong magbigay ng problema sa akin. Alam niyo, anong problema lang, tuwing napaplat lang. Yun lang yung problema na binibigay. Pero kapag tumirik sa daan, never pa tumirik to, guys. Promise, never pa talaga tumirik to. Kailangan nyo talaga ng mga ganitong klaseng motor, lalo na ngayon, 2021, nagsitaasan na yung mga presyo, yung gasolina, nagsitaasan. And syempre, isa rin sa mga maitulong nito is pwede nyo siya gamitin sa negosyo. Kasi yung mga ano natin, yung mga main bikes natin tulad ng mga 150 pataas na cc, ayun natin mabugbog yan kasi investment yan. Pwede natin ibenta yan in the future. Malay natin if maipit tayo. At least yung commuter bike natin, yung daily driver natin, andyan pa rin para sumuporta sa atin. Mawala man yung main bike, pero yung commuter bike, nandyan pa rin. Do you get my point? Ako nga, ilang beses na ako nag-buy and sell ng motor. XTC, KLX 150. Ayun, binenta ko lang. Ginamit ko lang, binenta ko lang. Siyempre, mababa yung odo nun kasi ito naman talaga yung pang daily driver ko. Mababa lang yung odo nila, kaya mabilis sila na benta. Kasi syempre, pag mababa yung odo, automatic yan, hindi bugbog yan. So, goods yan pag ibenta nyo. So, basically, investment nga talaga yung mga ganitong klaseng motor. Malaking tulong sila. So, advice ko lang sa inyo, guys, if ever nagpaplano kayong kumuha ng isa pang motor, pang daily nyo, huwag kayong magdalawang isip na kumuha ng ganitong klaseng motor. Wave 100, XRM 110, yung mga lumang motor na sobrang mura na lang nila ngayon. Imagine nyo, guys, mayroon nagpo-post sa ganito sa grupo namin sa Wave 100 125 Club Philippines. Try to check out their page. May nagbebenta ng ganitong klaseng motor. Nasa ano na lang, 10,000 to 12,000 pesos. Imagine nyo, ganun na lang kamura. Investment nyo, guys, hindi masakit sa bulsa yun. Mga siguro 3 months of ipon lang kaya nyo nang bilhin yung isang Wave 100 na ganito. Pang daily nyo lang, para yung mga main bikes nyo hindi siya mabugbog, yung hindi tataas yung odo nya, para in time kung gusto nyo mag-upgrade, madali kayo makakabenta. Kasi habol kasi ng mga tao is maliit yung odo. Promise, guys, wala na yung pakialam sa looks, basta maliit lang yung odo.
there is a big chance na mabibenta yung motor mo pag maliit yung odo niya. Kasi diyan nakikita lang tao kung bugbog ba yung motor o hindi. So yung ano rin, isang one thing kung kaya kung bakit kailangan nyo ng ganitong klaseng motor. Syempre, sinabi ko na para hindi magbugbog yung mga main bikes nyo. Makakatipid kayo sa gas kasi maliit yung ano nito, consumo nito. Number 3, low maintenance. Yung mga ganitong klaseng motor, low maintenance to guys. Hindi sakit sa ulo itong mga ganitong klaseng motor. Kaya wala kayong problema pagdating sa mga pagdadal nyo ko sila sa shop, sa mga talyer, sa kasa. Hindi sila problema. At saka yung pyesa nitong mga ganitong klaseng motor, sobrang mura na lang ngayon guys. At saka marami pa rin, abundant pa. Hindi pa siya scarce. Kasi until now, napapansin ko ito dito sa Wave 100 ko, sobrang dami pang pyesa na nasa market. Mga aftermarket, after third party ano na pyesa, ganun. So, de kalidad naman, syempre, andyan pa rin yung genuine na sobrang mahal. Pero, syempre, yung aftermarket third party na pyesa, wala naman siyang problema guys. Kasi, at least it will still serve you right. Sa although iba talaga yung genuine, diba? I agree kayo dyan. So guys, ito payo lang to guys, this is just ano lang to, parang payo ko lang sa inyo kung bakit kailangan nyo ng commuter bikes, yung bang daily nyo, daily grinder nyo na tulad ng ganito, mga 100cc lang, para hindi po talaga mabugbog yung mga main bikes nyo at saka mas mabilis nyo sila mabenta in the future if balak nyo mag-upgrade. So yun lang guys, short video lang to. Ay guys, meron pa pala akong pahabol sa lahat ng nagtatanong about sa easy ride ko daw na malakas, bakit daw malakas yung ilaw. Tingnan nyo guys, walang ano yan ha, wala yung extra ilaw dyan, yung mga sabi nila na i-install mo daw dito na ilaw, wala. Stock po talaga yung ilaw ko guys, stock lang yan, wala akong pinalitan. Yung battery ko, yun pa rin, walang pinalitan, galing kasa pa rin yung battery ko. So siguro ano lang talaga, baka kayo lang mismo yung nahihinaan sa ilaw nyo. Kayo na yung problema guys, hindi yung easy ride. Kayo na. So yun lang, yun yung short ano ko, video ko, vlog ko about kung bakit kailangan nyo ng commuter bike sa 2021. So I hope you like this video guys. Subscribe to my channel, malaking tulong po talaga yan. Tapos hit na notification bell. Bukas pala magkakaroon ako ng charity ride. Pupunta ako sa mga urban poor communities dyan sa Talaingod. Malapit na yan dito sa amin guys. Sa Tagum City kasi ako eh. Shoutout sa mga taga Tagum City na nanonood dyan. Rides tayo guys. So yun lang guys, dito ko na yun yung video. Sana natulungan ko kayo, naging informative tong video na to. And I hope you subscribe to my channel, hit the notification bell, thumbs up button din. Pag nagustuhan nyo, thumbs down. Pag ayaw nyo, pero sana thumbs up lang. So yun lang guys, have a nice day.